Welcome to Far Far Away. Thank you sa pag-welcome. Minsan kasi kailangan mo talaga umalis sa comfort zone mo para ma-realize ka rin ng mga ganitong bagay. So una nakakatakot, oo. Pero kailangan mo tatagan sarili mo eh. Tara! Tara nga, mas makilala mo sarili mo, mas malaman mo kung anong limits mo, gaya sa strengths and weaknesses. Tikmo ko na yung 13 yan dati. Nakapag-picture kami dyan sa Madagascar dati. Dati, nakita ko yung castle na yan. Labi kong kasama. Kasama ang Prince Charming. Ngayon! Naglalakad ako mag-isa sa Universal Studios Singapore. Pero totoo nga yun na sabi nila para daw ma-heal ka, ma-heal yung heart mo, huwag mo iwasin yung mga bagay na napuntahan nyo na before or yung mga bagay na nagpapaalala sa'yo sa isang memory na nakakasakit sa'yo. Okay lang pala na i-revisit mo yung mga ganung bagay kasi makakatulong yun na ma-heal yung heart mo ulit. Syempre masakit. Kasi syempre maaalala mo yung mga memories, ganyan. Pero part yun ng process. Para rin yun sa ikabubuti mo. Kaya sa mga nagtatanong kung okay na ba ako? Ganun. Mga nagtatanggi. Sa mga nagtatanong kung nakamove-on na ba ako? Ito. Andun pa rin ako. Masakit pa rin, syempre. Guys, come on. I mean, come on, guys. Ano ba? Anong klaseng tanong yun? Ngayon, three years na, pero syempre, masakit pa rin. Tao tayo eh, buhay tayo. Bata pa ako. Sobra kong tinetreasure lahat ng memories namin together ni Jam. Sobrang extraordinary yung pinagsamahan namin, yung almost 7 years na relationship namin. Sobrang roller coaster ride lahat. I mean, hindi perfect yung relationship namin, pero lupit eh. Madami kaming away dati. Ayan. Pero syempre, kinatry naming ayusin. Yun naman ang importante sa relationship, di ba? Kung paano nyo i-handle yung isa't isa. Pero yun. Yun nga, gaya ng lagi kong sinasabi, hindi natin alam sa ngayon kung bakit. Pero balang araw, malalaman din natin yan in God's time kung ano yung purpose ni God, kung bakit nangyari yung mga nangyari sa buhay natin. Self-discovery in Singapore. Thank you guys. So mga nagtatanong din kung namimiss ko ba si Jam? Every day. Walang araw na dumaan na hindi ko siya inisip, na hindi ko siya kinakausap. Kasi hindi naman kailangan i-post yung mga ganong bagay. Hindi kailangan. Para saan, diba?
Nakausap ko siya through prayers. And syempre, ramdam ko pa rin yung love. Hindi na mawawala yun. And alam kong happy siya kasi tinutuloy ko pa rin yung mga bagay na ginagawa namin dati. Tsaka ever since naman, kahit bata pa ako, mahilig na ako sa videos. Dati, uso pa yung, ang tawag doon, basta yung camera na malaki pa. Tapos yung parang cassette pa yata yun. Tapos naalala ko noon si Lolo may ganun. Tapos lagi akong nagpapapansin sa camera. Tapos yun, hanggang lumaki ako, ito, nag-vlog ako ngayon. Nakakatuwa. Ang dami ko na namang realizations. Okay, mag-travel. Feeling ko lagi na ako mag-travel. Eat, pray, love, yes! Ayan, ito na yung Prince Charming ko. Kapag i-kiss ko siya, magiging Prince Charming siya. Hindi. Tamang panahon. Ang pag-ibig, tandaan nyo guys, hindi yan hinahanap. Kung sayang darating sa'yo, magugulat ka na lang. Magic yan eh. Kaya for now, focus muna tayo sa pag-i-improve ng sarili natin. Kung ano yung mga pwede nating matutunan na magiging, na makaka-help para mas maging mabuting tao tayo. Sama-sama tayo guys. Kaya salamat sa mga nandiyan pa rin at salamat sa mga bago kong mga sa mga bagong nakikilala kong mga tao na gusto sumama sa mga adventures ko sa buhay. Kaya sa lahat din ng mga bigo sa pag-ibig dyan, sa mga nahihirapan sa buhay, basta pag may pinagdadaanan ka, kapit lang. Pag naiisip mong mag-give up, tandaan mo na, pag naramdaman mo yan, yan yung time na dapat mas kumapit ka palalo. Kasi dyan ka mas magiging strong. I swear. Kapit lang. Kayang-kaya natin yan. Gaya nga na lagi ko sinasabi, walang binibigay si God na problema na hindi natin kakayanin. Okay? You are strong. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, nalalagpasan mo rin yan and magiging napakagandang story yan in the future. Pag kwento mo, madami kang may inspire. Kaya, tatagan mo lang, friend! Okay, good.